mahal. Normal sa atin ang umibig at maging kagalakan ang pag-ibig. Kapag nagmahal tayo, lahat ng bagay handa natin ibuhos. Kaya natin magsakripisyo, mahirapan, mapagod, mawalan, alang-alang sa mga taong mahal natin. Ang pagmamahal ay inspirasyon at kalakasan sa bawat isa sa atin. Pero minsan, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ang pagmamahal din ang sumisira sa bawat isa sa atin. Na minsan akala natin wala nang tutulong, akala natin wala nang dadamay sa atin, akala natin wala nang nagmamahal sa atin. Sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have an everlasting life." Ang pagmamahal ng Diyos ay higit sa pagmamahal ng tao. Ang pagmamahal mo kasi tao ay pwede mag-fade, pwede mawala, pwede magbago. Pero ang pagmamahal ng Panginoon mula noon hanggang ngayon ay tapat sa bawat sa atin. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Kung paano ka handang magsakripisyo para sa Panginoon, ay para sa tao, dapat higit kang magsakripisyo para sa Panginoon. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Alam ko po, lahat tayo, mahal din natin ng Panginoon. Pero sana kaibigan, huwag lang natin siyang mahalin sa salita lamang. Di lang, sabi nga diba, action speaks louder than words. Mawawala ng kabuluhan yung sinasabi mo kung wala kang gagawin para sa Kanya. At ang isa sa paraan ng paglilingkod na pwede nating gawin ay ang pag-alaan sa gawain ng Panginoon. Pero mga kaibigan, ano man po ang ating reliyon, ano man ang sect na kinabibilangan natin, paano man yung paraan ninyo para maglingkod sa Panginoon, always do your best. Always do our best. Bakit? Baka kasi dumating ang panahon na hindi na natin kaya. Dumating ang panahon na bawal na, na kahit gustong gusto natin, hindi na natin pwedeng gawin. Hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon, grab the opportunity. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Kung paano ka nakakatulong sa ibang tao, kung paano natin susuportahan ng ibang bagay, higit natin suportahan ang pangaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang pangako niya sa bawat sa atin, sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hindi ito sa liit o sa laki na inilaan mo. Ito'y kung paano ka naglaan sa gawain ng Panginoon. Kaya sana, mga minamahal, lagi nating buksan ang ating mga palad sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Sapagkat tapat at sapat ang pangako ng Diyos sa bawat sa atin. Tayo po manayin sandaling panalangin. Ama naming Diyos, banal makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubusig papasalamat sapagkat sa maghapon lumipas ang aming mga buhay. Karanasan ng bawat isa sa amin ay yung mayamang gabay at patnubay sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi nagmamaliw ang iyong pagmamahal sa bawat sa amin.